Hello mga ka-real, shoutout po sa lahat ng masisipag mag-comment na mga subscribers ko dyan. Hindi ko na po kayo maisa-isa, alam na po ninyo kung sino kayo. Sa mga silent viewers na nanonood sa aking mga video, maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagtangkilik. So sa video pong ito, may gagawin po tayo dito na isang electric fan. Ito naman po ay gumagana. Ayan, gumagana po siya. Okay, ang tanong ay bakit ito pinapaayos ng may-ari? Mapapansin ninyo, ang inisipo nito ay metal. Ang gusto ng may-ari ay palitan ito ng banana type na blade, ganito. Ang tanong, pwede ba napalitan ng banana type na blade ang metal blade na ito? Samantalang magkaiba yung kanilang shafting design. So kung hindi nyo pa alam, panoorin nyo po ang videong ito hanggang dulo. Pero bago yan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe kung bago lang kayo sa channel na ito. Dahil ito po ang aking munting channel. Yun po ang aking munting channel. Ang gagawin lamang po natin dito, baklasin po muna natin itong electric fan. Tanggalin natin yung blade. Dahil ang shafting nito ay pang metal blade, hindi pwede na ikabit itong ganitong klaseng fan blade sa ganitong klaseng shafting. Kaya panoorin nyo po ito at papalitan po natin siya ng blade. Baklasin muna ito. Para mapalitan ng banana type na blade yung metal blade, papalitan lang po rin natin ito ng shafting para compatible yung banana type na blade sa pinakang shafting niya. Okay, baklasin lang po natin ito at papalitan lang po natin. Ito yung bagong ipapalit natin na shafting. Magkaiba sila ng design. Kasi ito pang metal blade at ito naman ay pang plastic na LC. So tanggalin po muna natin itong mga blower at saka spacer. Para hindi tayo mahirapan, lagyan po natin ng palatandaan kung saan natin ipipwesto yung rotor. Hanggang dito lang po ang rotor gamit yung masking tape. Hanggang dun lang. Ngayon, pukpukin na natin dito. Okay, tanggal na. Tapos itong bago, sukatan natin ng palatandaan. Dito natin itapat sa dulo sa gawing hulihan ng shafting. Dito po pwesto yung rotor. Kaya hanggang dito lang yung rotor. Ayan. Okay, pantay na. Mapapansin ninyo, dahil ito'y pin type, yung pin ay hanggang dun lang sa may gatla ng lumang shafting. Kasi hanggang dyan lang yung LC. So itong bagong LC natin ikakabit dito sa bagong shafting ay hanggang dito rin lang. Hindi sila magkalayo. Okay, ganun lang po. Ilagay na natin itong bagong shafting dito. Okay, ayan. Hanggang dun lang yung rotor. Tuklapin na natin ito. Ganun lang po. Tapos ibalik na po natin yung kanyang blower spacer. Wala po tayong dinagdag at wala po tayong binawas. Kasi yan po yung tamang distance niya. Kaya yan lang po ang ibabalik natin. Ito yung blower sa unahan. Spacer, ito rin. Ayan. Tapos, ibabalik natin ito dito sa kanyang pwesto. Ayan. Ngayon, ibalik yung front housing. Marami pang langis doon. So, ganun din sa likod. Malulungod naman pagka dinagdagan natin ang langis.
Okay na po yung langis na yun. Sakto lang po yung clearance pagka hinila-hila natin. Ibalik na po natin yung mga tornilyo. Higpitan na natin. Ayan. Pihitin natin. Medyo tumigas yung pihitin. Yung clearance, okay naman. Kaya ngayon, i-reset natin, paluin natin ng tigtatatl dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lumambot na siya. Okay. Ibabalik na lang po natin ito. Ang swing arm. Tapos ilagay natin po yung stopper na pin. Okay, ayan. Tapos ibalik natin yung takip niya. Ilagay na yung ilisi. Okay. Tapos testingin na po natin ito. Saksak natin sa outlet. Pwesto lang po natin ito para matesting natin kung okay na yung kinabit natin na bagong ilisi. Saksak natin sa outlet. Ayan mga kariyan. Gumagana. Good na po yan. Ayan, gumagana po yung swing. Ayan o. Nasa ilalim, umiikot. Nagsiswing po yung pinakang liig niya. Oh. Ibig sabihin, pwede po pala na palitan ng ganyang klaseng blade yung metal blade ng electric pan. Palitan lang po natin yun ng shafting para maging compatible. Okay, ganun lang po mga kariyan. At sa lahat ng mga masisipag mag-comment dyan at mag-like, ako naman po hindi nagsasawang magpasalamat sa inyong mga suporta. God bless po sa inyong lahat.